po po ang lahat. Muli nagpapasalamat po kami, Reverend Father Jason Alde, Parochial Vicar ng Santo Niño de Tondo, at Ustad Silius Abdul Muin mula sa Juba, Tablig, Province of Sulu. Magandang magandang hapon po muli sa inyong lahat! Makikigyan po inyong mga sarili ng pinakamalakas na palakpakan at singkawan! Maraming maraming salamat po sa pagdalo sa Aksyon Demokratiko Proclamation Rally. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagmamahal sa ating mga kandidato sa pamumuno ng ating magiging presidente. Malakas na si Gawal para sa ating pambansang Yorme! Magandang hapon sa inyong lahat! Para ang hina, isang malakas ang palakpakan sa Aksyon Demokratiko at kay Mayor Sco Moreno Tumagoso! Kami po sa Aksyon Demokratiko ay nagagalak sa isang makasaysayang araw na ito. Ito po ay aming matagal na pong inaasam na mangyari. Ang huli pong pagkakataon ng aming partido ay nagkaroon ng standard bearer was in 2004. Kilala niyo po ba kung sino ang aming pinalbato noon? Sino? Raul Roco. Siya po yung founder ng aming partido. Kami po ay gusto magbigay pugay. Samahan niyo po kami dahil alam ko tuwan-tuwa po ang ating pong yumaong dating senador, Raul Roco, palakpakan po natin siya. Gayun din po, gusto ko rin bigyan pugay ang ating kailan lamang yumaon na chairman ng partido, ang dating congressman ng Tarlac, Hermie Aquino.
Kasama ko po rito ibang mga opisyales, kandidato na Aksyon Demokratiko, ang ating mga mahalagang bisita. Nandito po sila ngayon para magbigay pugay, para po ideklara ang kanilang suporta sa susunod na Pangulo. Alam niyo po ba, itong taon na ito ay makasaysayan dahil kung inyo po natatandaan, noong 1972, 50 years mula po noon, nagdeklara po ng batas militar. Ngayon po, nagbabadya muli ang ganyang klaseng pagbabalik. Naririnig, nakikita ninyo ang pagbabadya. Pero po ang Aksyon Demokratiko, punong-puno po kami ng pag-asa. Noong po 2004, tumakbo po kami sa isang agenda of hope para sa bagong Pilipinas. Ang sabi po ninyo noon, noong hindi nanalo si Raul Roco at siya ay lumao, sabi niyo si Raul Roco was the best president we never had. Tama ba? Yeah. Diba sabi niyo yun? Sayang, the best president we never had. Ito pong taon na ito, magkakaroon po tayo. Nandito po siya, isang pangulo, magiging pinakamahusay na pangulo ng Pilipinas. Pababayaan niyo pa ba uwa siya? Yeah. Hahayaan niyo pa bang sabihin na sayang, he was the best president we never had? No. Gusto niyo pa ba uwa yun? No. Lumaban po tayo, ipakita po natin, we have a 90-day journey and it starts today. Ang aking pong pag-asa sa bagong Pilipinas, mga kababayan na nakikinig sa ngayon sa buong Pilipinas, iba naman! Iba naman! Iba naman! Ang ating hialal, yung tunay na may puso, yung tunay na may konkretong solusyon, tunay na solusyon, pambilis ng aksyon, marami ng prueba, maraming napatunayan, at yan ay si Mayor Isko Dumagoso, Moreno Dumagoso. Gusto ko marinig ang palakpakan dito sa kaliwa. Dito po sa gitna. Dito po sa kanan. Dito pa lang po, itong 90-day journey natin, sasabihin ko sa inyo, panalo na po ang Pilipinas. Panalo na po ang Aksyon Demokratiko. Panalo na po ang susunod na Pangulo, Mayor Isko Moreno Dumagoso. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo. Mensahe, palakpakan po natin ang chairman ng Aksyon Demokratiko, Mr. Ernest Ramel. Maraming salamat po at napakalinaw po ng mensahe niyo na tayo ay nasa 90-day journey. Samahan po natin ang ating magiging presidente, Pangulong Isko Moreno Dumagoso. Tumungo naman po tayo sa ating susunod na panauhin. Siya po ay konsehal ng ika-apat na distrito ng Quezon City. Bilang konsehal, siya ay naging chairperson ng Committee on Education, Science and Technology ng Quezon City Council. Pamangkin ni Speaker at dating Mayor Sonny Belmonte. Siya ang chairperson ng Aksyon Demokratiko sa Quezon City. Palakpakan po natin! Chairperson Aksyon Demokratiko sa QC, Councilor Irene Belmonte. Hayaan niyo pong basahin ko po ang aking hinandang talumpati dahil ito po'y bilang sa akin ng aking kaibigan si Dainey. Ano ba ang nais natin? Nais ko! Nais ko! Ano ba hinahanap natin? Nais ko! Sa aking minamahal na Luzon, Quezon, ang kwento ni Mayor Isko ay hindi nalalayo sa kwento ng karamihan ng mamamayan ng Lusod, Quezon. Nanggaling sa probinsya, nakipagsapalaran, nanirahan bilang informal settler. Katulad ng karamihan sa mga taga-Lusod, Quezon. Nagkaroon siya ng isang marangal
na hanap buhay upang hindi umasa kanino man. Nagsipag, nagtiwala sa Diyos, at naging matagumpay sa kanyang buhay. Bilang mga mayan ng Lungsod Quezon, nais natin, nais ko, ang taong ramdam ang pinagdadaanan na karamihan na dinadanas ng isang simpleng Pilipino. Nararamdaman kung paano kumalat ang sikmura sa gutom, ramdam kung paano kumain ng pagpag para maibsan ang kagutuman. Ramdam kung paano magsipag upang maitawid ang pang-araw-araw na gastusin para sa pamilya at sa mga mahal sa buhay. Si Mayor Isko, ramdam kayo. Si Mayor Isko ay kayo. Dahil ramdam tayo ni Mayor Isko, kaya ganun na lang ang kanyang pagmamahal at pagmamalasakit sa kanyang mga pinaglilingkuran. Naging pangunahing saksi tayo sa pag-anseso ng Maynila. Dahil ang Maynila ay kapitbahay lang ng Lungsod Quezon. Kahanga-hanga ang mga nagawa ni Mayor Isko sa Maynila. Paano pa kaya kung ito'y magawa niya sa buong Pilipinas? Yes. Pwede! Yes. Tunay na solusyon at mabilis na pag-aksyon. Yan ang kailangan natin. Wala na tayong panahon mag-aral o magdilay-dilay para mga epektibong solusyon. Dahil si Mayor Isko, nagawa na ito sa Maynila. At kung kayang gawin sa Maynila, kaya rin gawin sa buong Pilipinas! Yes! Kaya muli, kayo'y tatanungin ko, sino ang nais nyo? Isko! Ako, si Konsehal Irene Belmonte, mula sa ika-apat na distrito ng Lungsod Quezon, at ang nais ko, si Mayor Isko Moreno Lumagosa bilang susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas! Mabuhay si Mayor Isko Moreno Lumagosa! Mabuhay ang Republika ng Pilipinas! Maraming salamat po sa inyo lahat! Maraming salamat po sa inyo, Councilor of District 4, Quezon City, Councilor Chairperson ng Aksyon Demokratiko sa Quezon City, at kami po ay talaga namang sumasang-ayon sa inyo. Kailangan po namin ay ang may tunay na solusyon at ang mabilis na pag-aksyon. Maraming salamat po. Tumungo po tayo sa ating susunod na panauhing magsasalita. Siya po ang former Department of Agrarian Reform Secretary. Bigyan po natin ng malakas na palakpakan, Mr. John Castriciones. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay ang dating kalihim ng Department of Agrarian Reform. At ako po ay si Brother John Castriciones. Isa po rin po akong abogado. Ang akin pong advokasya ay tulungan ang ating magsasaka. Ako rin po ay tumatakbo isang senador. Pero ngayong hapon na ito, nandito po ako para hindi makampanya para sa aking sarili. Ako po ay nandito ngayong hapon para po suportahan ang kandidatura ni Mayor Isko Moreno Domagoso. Ako po ang presidente ng Mayor Rodrigo Roa Duterte NECC or National Executive Coordinating Committee. At kami po ang nangampanya para kay Mayor Duterte
noong 2016 at tumulong para po siya ang maging presidente. Ngayong eleksyon na ito, amin pong sinusuportahan ang kandidatura ni Mayor Isko Moreno ang susunod na presidente ng ating bansa. As the Secretary of the Department of Agrarian Reform, I had the opportunity to talk with Mayor Moreno in order to ask him about his position regarding agriculture. You know, my friends, this is the opportune time for us to really support this man because he has a very clear policy when it comes to agriculture. We all know that agriculture is the last frontier of our survival. Now that we are experiencing the ill effects, the onslaught of pandemic, we should try to support agriculture because without agriculture, we will not have food sufficiency. Okay, guys, don't forget to like this video and subscribe to my channel and share this video. Pero ang pagsasaka at agrikultura.